Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Ayan. Okay, ang topic ko ngayon, mga kabunyog, ano, mga kababayan, tungkol dito kay Manny Pacquiao. Eh? Kumpirmado, kinumpirma mismo ni Manny Pacquiao na tatakbo daw uli siya sa Senado sa 2025. Sa ano, ang partidong sasamahan niya, yung line-up ng administrasyon. Manny, San Manny, yung in-announce mo ni President na tatakbo kayo ulit sa senatorial, sinabi na niya na tatakbo kayo sa senatorial race. Yes, yes. Kumpirmado po yan. Under what party po? Under PPA. Okay po, okay po. Thank you po. O yan ha, mga kabunyog, mga kababayan. Kay Pacquiao na mismo galing yan. Ha? Kay Pacquiao na, laman niya ng mga balita ngayon eh. Laman ng mga balita ngayon na si Pacquiao ay tatakbo muli bilang senador para sa 2025 elections. Ano? Anong masasabi natin dyan? Alam niyo mga kabunyog, si Pacquiao, kung sa pagkatao niya, sa pagkatao ni Pacquiao, kahit sikat, kahit successful na sa kanyang field, yung sport sa boxing, si Pacquiao kumpara naman sa ibang mga senador, hindi mayabang at mabait. Kung pag-uusapan yung kanyang karakter bilang tao, mabait siya, hindi mayabang, bagamat mayaman, pero hindi nakakalimot sa kanyang pamilya, sa kanyang pinanggalingan. Sa ganung mga bagay, masasabi nating mapupuri natin si Pacquiao. Kumpara naman sa iba na mga mayayabang, ano, mga hambog, mga ano, iba na ang mga ugali, ano. Kaya lang sa totoo lang, bagamat sinasabi nating sa ganung punto, okay naman si Pacquiao. Kaya lang pinag-uusapan kasi natin dito, Senado eh. Senado ng Pilipinas. So, at alam naman natin na pag sinabi nating Senado, lehislatura yan. Yan ang upper house ng ating lehislatura. Yan ang mataas na kapulungan ng Kongreso. Ang ating Kongreso ay may dalawang chambers, may upper house, may lower house. Yung Senado ang upper house eh. So pag sinabi mong upper house, yung respeto mo dyan sa mga bumubuo niyan, kasi sila yung ano eh. Ang konsepto ng Senado kahit nung panahon ng mga Romans, yung Roman Senate, sila yung may wisdom, sila yung matatalino, maraming mga karanasan, maraming alam sa lipunan para makagawa sila ng mga matitinong batas. Sa katunayan, kaya tayo mayroong bicameral na house o kamara kasi ang tinitingnan diyan yung kasing kamara na lower house, ano yan eh, ang iniisip niyan yung distrito nila, yung rinirepresent nilang mga distrito sa probinsya. So medyo parokyal ang ano niyan, pangmaliitan ang iniisip niyan, yung kanilang lugar, teritoryo. Pero para yung mga batas natin ay maging mas maganda, mas quality ang batas, naisipan na magkaroon ng upper house. Doon sa upper house, ang mga bubuo ng upper house na tinatawag na Senado, ayun yung mga matatalino, mayaman sa karanasan, mayaman sa kaalaman, mayaman sa wisdom, para yung mga batas na magawa ay mas maganda, mas mahusay. Kasi kung doon sa kamara, ang iniisip ay yung kanilang mga probinsya, mga distrito, dito sa Senate, ang iniisip bansa, national. Kaya yung mga ano dito, yung bumubuo ng Senado kahit noong mga panahon, mga magagaling at kagalang-galang. Mga tulad nila Jose W. Jocno, Lorenzo Tanyada, mga Ninoy Aquino, mga Sumulong, mga Raul Manglapus. Yan yung mga bumubuo noong mga panahon ng ating Senado. Pero ngayon, sino na ang mga nai-elect sa Senado? Mga sikat na eh. Mga sikat, kumbaga ang nagiging batayan ngayon ng pagboto, kung sinong kilala, kung sinong sikat, siya yung nagiging senador. So sino ba ang mga sikat? Ay di syempre artista. O kaya nga nandyan sa Senado sila Lito Lapid, nandyan sa Senado si Bong Revilla. Kasi ang basis na ngayon ng ano, nagiging mga senador, yung kasikatan nila. Kung sinong sikat at mas kilala, yun ang nagiging mga senador. Eh si Pacquiao sikat eh. So kaya mananalo yan.
Pero hindi lang dapat kasi, hindi dapat kasikatan ang nagiging basis sa pagiging senador. Ha? At totoo naman, tulad ng nasabi ko, si Pacquiao, mabait yan, hindi mayabang, hindi hambog, matulungin sa kanyang mga kapwa. So sa ganung bagay, okay ang pagkatao ni Pacquiao, wala tayong question diyan, pero hindi lang yan yung kailangan para maging senador. Yung kailangan yung wide yung kaalaman mo sa buhay at saka yung pagiging senador, wisdom. Sa bagay na yan, bagamat hindi naman natin sinasabing bobo si Pacquiao, pero iba eh, kailangan natin, 24 na nga lang yan na senador, dapat yung pinakamagagaling na ang ilagay natin. Nakakalungkot lang na mayroon pa namang mas magagaling tulad ni Chel Jokno, tulad ni Attorney Nery Colmenares, ni Attorney Luke Spirito, pero hindi sila nananalo kasi hindi nga sila sikat. Kasi nga ang senador ay ang nagiging basihan na ng pagiging senador ay yung kasikatan. O kaya nga malakas yung mga tulpo kasi sikat yung tulpo. Kaya malakas si Willie Revillame. Nakakalungkot na sa survey mas pumasok pa nga sila Willie Revillame. At nakakalungkot na baka manalo pa si Philip Salvador. O imagine natin yan mga kabunyog ang ating Senado kapag ganyan na. Mga sikat na lang talaga. Mga Philip Salvador, Willie Revillame, Erwin Tulfo, Manny Pacquiao. Nakakalungkot na ng Senado. Kumpara naman kila Philip Salvador, kumpara naman kila Willie Revillame, okay naman to si Pacquiao. Kasi nga, kung sa pagkatao, sa kanyang karakter, okay naman si Pacquiao. Mabait, hindi mayabang, matulungin. Pero hindi lang yun ang kailangang kwalifikasyon o ng pagiging senador. Kailangan ito yung pinakamagagaling nating mga leaders ng bansa. Ito yung mga posibleng maging mga presidente, vice-presidente ng bansa ng pagdating ng panahon. Yan talaga yung role ng Senado. Diyan sinasanay. Kaya lang sa ngayon, wala na eh. Unti-unti, nawawala na yung respeto sa Senado. Kasi nga, yung Senado, binubuo na ng mga artista. Mga Lito Lapid, Jinggo Estrada, Bong Revilla. Ganyan na ang Senado eh. Ganyan na yung Senado. At kahit yung mga surveys ngayon, sino yung mga posibleng pumasok? Erwin Tulfo, Manny Pacquiao nga, yan yung mga lumalabas na papasok. Nakakalungkot na kahit nga si Lenny Robredo sa survey, kung papaniwalaan yung survey, malayo. Nasa 10, 11, 12, minsan nga 13, 14. Kahit si Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Chel Jokno, malayo eh. Kaya nakakalungkot. So, balik tayo dito kay Pacquiao. Natutuwa tayo na itong si Pacquiao sana, mabait na tao, pero hindi lang yun ang kailangan. Mas marami pang mga nararapat sa kanya. Kaya lang, yun nga, parang lagi tayo ang sinasabi natin, buti naman na si Pacquiao kaysa kay Philip Salvador at Willie Revillame. Parang ang nangyayari sa atin, laging nagre-resort na lang tayo sa lesser evil eh. Pwede ba na hindi naman yung lesser evil ang natin, yung talagang best, yung magagaling talaga? Parang napipilitan na lang tayo na parang kumpara kay Philip Salvador, Willie Revillame, mas okay na si Pacquiao. Ay di ba, parang hindi maganda, no? Na ganun. Pero wala eh. Yan na yung politika natin eh. Ganyan na talaga eh. Kaya nga kailangan talaga nating ireforma ang politika. Kailangan nating baguhin ang politika ng bansa. Yung ang tao bumuboto, hindi na dahil sa sikat, kundi dahil sa yan ay magaling, may paninindigan, yan ang mga leader na kailangan ng bayan. Tulad ng Bunyog, ang kandidato natin sa Bunyog sa Senado, ang magiging kandidato natin, si Engineer Tuto Causing. Pero pag pinagkumpara mo na kila Manny Pacquiao, Willie Revillame, Philip Salvador, ang layo eh. Ang layo. Pero mas magaling naman si Tuto Causing, siyempre. Kumpara kila Philip Salvador. Kaya lang yun nga, ang nananalo ng senador, yung sikat. Yan ang problema natin. Kailangan na talaga nating reformahin ang ating politika. Anyway, so yan mga kabunyog, mga kababayan, siya nga pala, saan tatakbo si Pacquiao? Sa administrasyon. Kasama siya sa group na sa partido ni Marcos at ni Romualdez. So hindi siya sa Duterte sasama. Sa grupo siya ng Marcos at Romualdez. Okay, sige mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw sa inyong lahat. Bunyo!
Bunyog, bunyog. Halika na kasama ka. Bunyog, bunyog. Kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao. Isa ang pananaw sa bagong Pilipinas. Ang bunyog isisigaw.